Hello guys, kumusta po kayo? Sa araw na ito ay magbablog ako tungkol sa paggawa ng natural na abono or pampataba ng tanim. Ito po ay tungkol sa mga madaling mabunok na mga balat ng gulay, balat na or basta yung mga madaling mabunok, yung sa mga prutas, ganun. Kaya ito po ay gumawa ako ng butas sa lupa para panglagyan ng nabubulok na mga basura. Ayan. Yan po yung ginawa ko. Nalagyan ko na po ito nung isang araw. Yung gumawa ng juice, yung carrot juice, yung asawa ko. Kaya ito yung yung laman. Yung juice kasi, yung katas niya ay inom na namin. So, ito na yon. Ito yon. Orange yan. Orange siya guys. Kasi carrot siya. Nilibing ko dito para mag-decompose. Yon. Ganyan. So, kung nag-decompose na ito, magagawa po ito ay pampataba ng ating tanim. Yan. Madali lang po to. Kaya, dadagdagan ko na naman sila guys. Tapos, tatabunan ko mamaya para hindi na naman hukayin ng hayop na hindi ko alam kung anong klaseng hayop. Hinuhukay yung mga pinagagawa ko. Kaya ito ang ginawa ko, nagbutas ako. Hindi ko na lang inilibing na mababaw lang, kundi nagbutas talaga ako para makapag-compose ako ng decompose ng pampataba ng ating panangin. So, ayan na guys. Yung idadagdag ko dito guys ay yung nilaga naming mais na dried. Yung katas niya rin lang yung ininom namin guys, pero itong mais na dried na nilaga namin, at may kasama itong balat ng pinya. Yan, healthy drink ito guys, yung ininom namin. Kaya yung mga niya, yun, yung hindi na namin makain dahil wala ng lasa. Ayan, andito siya sa lupa, pampataba ng ating pananim. So ito, idadagdagan ko ng lupa upang madali siyang mabulok. Ayan. Imimix na lang natin guys. Ayan. Kasi mas madali siyang mabulok pag nakamix sa lupa. Tatabunan natin guys. Ayan. Mas madali. Mas mataba ang lupa pag ganito. Kaya pag nalata na ito guys or nabulok na ito guys, Bisaya talaga ako guys. Lumalabas yung lata, yung nalalanta, yun, nalalanta. Yan. So magiging pataba ito ng ating pananim guys kapag ito ay nabulok na, nagiging lupa na. Yun, huhukayin naman natin at ilalagay sa bawat puno ng ating pananim kapag ito ay nagiging lupa na. So, mix natin guys. Mix ng lupa. Ayan. Para madali siyang mabulok. Tapos, every morning guys, nilalagyan ko ng tubig. Para mas lalo siyang madaling mabulok. Ayan. Diba, mas magandang pampataba ng lupa itong ng mais. Yan. Nalala ko noon sa sa farm, yung may siliran, yung taga giling ng mais, pang mahiwalay siya sa yung anong tawag doon? Yung buto mahiwalay sa dito niya, anong tawag sa Tagalog niyan? Pakaw naman kasi yan sa Cebuano at Kayan naman sa Ilonggo. Tatay ko Ilonggo, nanay ko ay Cebuano. Kaya ganun, mix yung salita ko. Kaya nawawala ako sa salita ko. Sa Tagalog, hindi ako master. Nawawala.
pagpasensyahan nyo na yung Tagalog ko, guys. Yan, hindi natin isali itong damo. Ayan, okay na yan. So, tatabunan na natin, guys. Ayan. Tatabunan para hindi siya hukayin ng hayop na yung hinuhukay yung garden ko. Kasi noon, bago pa ito bago pa lumaki itong mga pananim ko, ay nilalagyan ko na ng yung mga madaling mabulok na yung pinaghugasan ng pinggan, yung may mga ng kanin, ganun. Eh yun, hinukay nila. Kaya pati yung tanim ko, hinukay din. Kaya ganito nang ginagawa ko para hindi niya na mahukay. At lalagyan ko pa nito. Ayan, de, secure na siya, guys. May pampataba na tayo ng ating pananim. Pag nabukna. Ayan. Tapos, ilalagay ko ito sa taas. Mas lalong hindi niya na mahukay, guys. Ayan. Mas lalong nang hindi na mahukay ng hayop na kung anumang uring hayop yun. Hindi ko alam. Ayan. So, ayan na. Tapos na, guys. Mayroon na tayong pampataba kapag na nabulok na. So, hanggang dito na lang. See you sa aking next video. Bago po tayo mag-end ng ating vlog, ay please subscribe my YouTube channel, Flora You Is In Life. At huwag kalimutang i-click ang bell button upang magiging ma-notified kayo ng mga next videos ko. Thank you so much sa pag-support. Bye-bye! Ayan, guys, yung aking kamatis na malapit nang mamulaklak yung iba. Ayan. Meron na siyang sign ng bulaklak niya. Ayan. Ayan. Pero meron isang puno na may bulaklak na talaga siya, guys. Ito rin, oh, malapit na. See? Ayan, tingnan nyo, guys, malapit na talaga. Ayan, matataba talaga sila, guys, dahil dito noong winter ay pinag yung mga basura nga namin na madaling mabulok, dito ko nililibing yun, kahit hinuhukay, pero okay lang, wala pa namang tananim yun. Ito din, meron na siyang bulaklak, hindi pa siya bumuka. Ito naman bumuka na, guys, sana nga maging siya magiging bunga. Ayan, diba? Worst talaga yung pagod ko dito, guys, dahil nakikita ko na malapit na silang magbunga. Kaya masaya ako, guys, sa aking mga ginagawa dito sa garden ko. Dahil yan, nakikita ko na yung sitaw ko, ayun, malaki na. May sikan dahon na siya, sikan, yun. Yan, diba? Malapit na yan, guys. After 2 weeks, yan, na yan. Tapos yung kalabasa ko, yan, unti-unti na siyang nagiging green. Ayan. Diba, unti-unti na siyang nagiging green. Ito naman siya, green na talaga siya. Ayan. So, sana magiging okay siya. Dadagdagan ko ito ng pampataba. Ito yung bunga niya. Kung magbunga siya, ganyan siya yung bunga. Kaya, hindi siya gaanong kakalat yung niya, yung vine. Hindi yan kakalat masyado dahil bata pa lang, mayroon na siyang bulaklak. Ayan oh. Yan. Pero hindi ito magbubunga na klaseng bulaklak. Iba yung nagbubunga. Pero at least, meron na. Diba? Ayan. So, okay na, guys. Bye-bye na sa inyo. Okay. The beans. We put the fence here. And this one we need to put too. That's why we bought today. Yeah, my pepper. Eggplants. Yeah.
pumpkin that you gave me.